Sa One Piece Opening 17 na kung saan naipalabas noong panahon ng Dressrosa, at ang anime fanbase ay nagsasabi na ang final war matchup ay Luffy vs. Akainu, Zoro vs. Fujitora at Sanji vs. Kizaru. Kaya kung ating titingnan lamang ang opening na ito ay di ko masisisi ang dahilan ng mga tagahanga. Si Luffy ay may malaking sama ng loob kay Akainu at inaasahan kung may laban ang mangyayari, si Fujitora ay isang swordman at si Zoro at Fujitora ay may sagupa ang nangyari sa Dressrosa kaya kung sakaling magkakaroon ulit sila ng isang labanan at magkakaroon ng full-drawn na laban ay may katuturan, at si Sanji at Kizaru na may parehong magkatulad na fighting style at si Sanji na ang kinakatawan ng kanyang pangkalahatan na lakas ay ang kanyang bilis, at si Kizaru na malinaw na gawa sa liwanag at may kakayahang kumilos na kasing bilis ng liwanag. Kaya ang lahat ng mga ito ay may katuturan, hindi ba? Hindi ako pupunta sa Luffy vs. Akainu dahil naniniwala akong ito ay mangyayari sa huli, maliban lamang kung si Sabo ang makakaharap ni Akainu, pero ito ay ating pag-uusapan sa ibang video. Ngayon, ay magfo-focus tayo sa maaaring maging matchup ni Zoro sa Final War at kung bakit naniniwala akong si Kizaru ang makakaharap ni Zoro at hindi si Fujitora. Una sa lahat, sa palagay ko si Fujitora ay hindi magiging kaaway ng mga Straw Hat para sa ilang punto, sa palagay ko hindi niya magagawang sumalungat sa mga Straw Hat sa Final War. Nakita na natin kung paano ang saloobin ni Fujitora at ang kanyang kahulugan ng hustisya ay sumasalungat sa hustisya ni Akainu at sa tingin ko, ito ay gagawa ng isang malaking pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Ang pagkamangha ni Fujitora kay Luffy ay isang bagay na hindi natin pwedeng baliwalain, ang posibilidad na siya ay pupunta sa kabilang panig at makikipaglaban kasama si Luffy sa Final War ay may malaking posibilidad. Hindi ko ibig sabihin dito na sila ay maging kakampi sa kahulugan na sila ay magkakamayan at gagawa ng alliance tulad ng alliance ni Law at Luffy, ang gusto kong sabihin ay si Fujitora at Luffy ay may common na layunin sa huling digmaan at magkasamang lalaban para mapabagsak ang world government. Ang kanilang mga ideological ay magkahanay at ang kanilang mga motibo ay magkahanay sa parehong paraan ng pagligtas ni Crocodile sa buhay ni Ace sa Marineford dahil ayaw niyang makita ang Navy na magtagumpay. Hindi niya talagang gustong tulungan si Ace, sinisigurado lamang niyang ang Navy ay hindi magtatagumpay dahil mas gusto niyang makitang mabigo ang Navy kaysa mabigo ang Whitebeard Pirates. Pero ano pa man, kahit sakaling si Fujitora ay mananatili sa Navy, sa palagay ko pa rin na ang posibilidad na makakaharap ni Zoro si Kizaru ay may mataas na pagkakataon, kaysa sa posibilidad ng laban ng Zoro vs. Fujitora. Tayo ay magsimula sa paliwanag sa matchup na ito. Si Zoro ay palaging nilalabanan ang pangalawang pinakamalakas na puwersa ng mga antagonist, nilabanan niya si Ha-chan sa Arlong Park at si Ha-chan ay sinasabing right-hand man ni Arlong. Nilabanan niya si Mr. One sa Alabasta at si Mr. One ang pinakamalakas na tauhan ni Crocodile mismo. Nilabanan niya si Priest Om sa Skypiea na pinaniniwalaan nilang pinakamalakas na priest. Nilabanan niya si Kako sa Enies Lobby na pangalawang pinakamalakas na miyembro ng CP9. Pero may nagsasabing si Jabra ang ikalawa pero sa tingin ko malinaw na si Kako ay mas superior. Nilabanan din niya si Yuzo sa Fishman Island na malinaw na pinakamalakas pagkatapos kay Hordy Jones at nilabanan niya si Pika ang pinakamalakas na executive ni Doflamingo. Sa kabilang panig ng antagonist ay nakaharap din niya si Fujitora dito, pero si Fujitora ay hindi natin masasabing antagonist sa panahon ng Dressrosa pero sana ay nakuha ninyo ang gusto kong sabihin dito. Si Zoro ay nilalabanan ang bawat pangalawang pinakamalakas sa bawat arc, ito ay sa tingin kong nakasanayan na at ito ay isang bagay na ginawang mas malinaw kamakailan lamang. Ngayon ay maaari mo din itong makita sa eksaktong parehong trend sa matchup ni Kizaru. Si Kizaru ay gustong patayin si Zoro ang kanang kamay ni Luffy ngunit ito ay iniligtas ni Rayleigh na kanang kamay ni Roger, nagawang pigilan ang kanang kamay ni Shanks na si Ben Beckman si Kizaru, at si Kizaru din ay na-matchup kay Marco sa Marineford na first commander ni Whitebeard o kanang kamay ni Whitebeard. Kaya kung ating titingnan ang mga ito ay mayroong malinaw na trend dito, ang bawat nilabanan ni Kizaru hanggang sa kasalukuyan ng kwento ay pawang mga first mate o number 2 sa kanika nilang organisasyon.
Pwede din nating idagdag ang lahat ng relasyon sa pagitan ni Kizaru at Akaino na nakikitang parang captain at vice-captain na relasyon. Si Kizaru na sa tingin ko ay parang right-hand man ni Akaino tulad na para niyang partner. Sila ay may ilang uri ng relasyon na inyong makikita sa napakaraming eksena. Ating titingnan ang chapter 907 na halimbawa. Hiningi ni Kizaru kay Akaino na kung gusto niyang harapin ang sitwasyon na malinaw na tinutukoy niya ang katotohanan ng si Big Mom ay papunta sa kinaroroonan ni Kaido at alam nating ang sagupaan ng dalawang yunko ay isang bagay na hindi dapat hahayaang mangyari ng Marine. Tinanong niya si Akaino at sinabi ni Akaino na hindi, may mga samurai doon, kailangan nating maging maingat sa sitwasyon. At ito ang nakikita kong paraan ng pakikitungo ni Zoro kay Luffy o sa anumang vice captain kung may ganitong magkatulad na sitwasyon. Rinirespeto ni Zoro ang kagustuhan ni Luffy at ginagawa niya ang gustong ipagawa ni Luffy sa kanya, ito ang pinakamahalaga sa kanyang posisyon bilang vice captain ng Straw Hat. Kaya kung pag-iisipan ito, si Zoro na palaging nilalabanan ng pangalawang pinakamalakas sa kabilang panig ay haharapin si Kizaru balang araw. Ang laban ng Zoro at Kizaru ay isang bagay na may katuturan kung ating ibabatay lamang kung sakaling ipapalagay nating si Luffy ay marahil lalabanan si Akaino, kaya ito ay may katuturan para sa kanang kamay ni Akaino na si Kizaru na lalabanan ang kanang kamay ni Luffy na si Zoro, at hindi lamang dyan, dahil alam nating mayroon ng ilang kasaysayan si Zoro at Kizaru. Kung inyong maalala sa Sabaody, malapit ng patayin ni Kizaru si Zoro, ito ay isang bagay na sa tingin kong hindi palalampasan ni Zoro dahil sa naging pahayag ni Kizaru na kung gaano siya kaawang-awa na pigilan siya. Siya ay muntikan ng patayin ni Kizaru hanggang sa dumating si Rayleigh upang iligtas siya. Kaya ito ay isang bagay na aking nakita, marahil ay di nadamdam pa rin ni Zoro ito hanggang sa ngayon at kung sakaling si Kizaru ay lalabas sa Wano at siya ay makikita ni Zoro sa tingin ko, si Zoro ay lubos na may iinis at aatakihin niya agad-agad si Kizaru dahil siya ay may sama ng loob dito. Si Zoro ay mapagmataas na individual at hindi masikmura na siya ay malapit ng mapatay ni Kizaru at muntikan niyang sirain ang Straw Hat Pirates. Siya din ay lumuhod sa taong gusto niyang talunin sa hinaharap para sanayin siya at tulungan siya na maging mas malakas para sa kapakanan ng kanyang crew. Tulad ng sinabi ni Mihawk na ang isang taong may mapagmataas na pag-uugali ay hindi kailanman luluhod sa kanilang isinumpang kaaway para sanayin siya kung ito ay hindi para sa kapakanan ng iba. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit si Kizaru ang makakaharap ni Zoro sa Final War sa huling serye at kung kayo ay nagtataka kung sino sa tingin ko ang makakaharap ni Sanji. Sa tingin ko ay si Green Bull dahil kung inyong makikita ang chapter 905 at tingnan ang introduction ni Green Bull makikita mo kung anong klaseng tao ito, kung paano siya magsalita ay sa tingin kong kaiinisan ni Sanji. Hindi niya rinirespeto ang pagkain at hindi niya nirerespeto ang mga babae kung ating pagbabasihan lamang ang kanyang unang impression, siguro ito ay isang klaseng taong hindi kailanman magawang pakisamahan ni Sanji. Gayunpaman nakikita ko pa rin ang labanan sa pagitan ni Sanji at Kizaru at Zoro versus Fujitora na pwedeng mangyari sa serye. Ako lamang ay nagbigay ng aking mga ideya sa discussion na ito dahil ang Zoro versus Kizaru ay isang bagay na sa tingin kong hindi pa dini-discuss at nararamdaman kung ito ay may posibilidad na mangyari sa huling digmaan. Ipaalam sa akin ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba, sino sa tingin ninyo ang makakaharap ni Zoro, sino sa tingin ninyo ang makakaharap ni Sanji at sino sa tingin ninyo ang makakaharap ni Luffy, comment ninyo sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay i-like at mag-subscribe para sa iba pang One Piece content.